Welcome to QrepubliC. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. Welcome back to QrepubliC. Kamusta po kayo? Today is September 23rd, 2020, Wednesday. So, dalawang araw na lang ulit at weekdays na naman. I would like to share to you today my portfolio. This is not to hype you, but to inform you that I'm also like you. I'm also doing investing and trading, and just like you guys, I'm also experiencing red in my portfolio. Pero as much as possible, I'm looking for the possible stocks na pwede tayong maging profitable. As what you can see, Merry Mart yung may pinakamataas na, alam niyo yun, allocation ang nilagay ko, kasi so far ang think ko kay Merry Mart is very positive, and magaganda naman yung earnings niya. And it looks like na today meron tayong magandang news kay Merry Mart, which I'm going to discuss later. Though apat yung nasa portfolio ko, pero dalawa lang yung i-discuss ko today, which is JFC and Merry Mart. The other stocks are HLCM, Ayala, Now Corporation, and dito. So, kamusta po ba yung portfolio ninyo? Anyway, regardless po kung ano pong status ng portfolio ninyo, ako po yung nagpapasalamat sa oras ninyo sa pagsubaybay dito sa aming channel. Sa mga bagong viewers po natin, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on my channel para maging updated po kayo sa mga susunod na stocks na re-reviewin natin. Also, like and share this video as well, para po makatulong tayo sa iba na gusto makita ng insights regarding these stocks. Maraming salamat po. Today, September 23rd, 2020, maganda yung naging performance ni Merry Mart. So, kung napansin natin, kahapon nag-end siya into 3 pesos. And today, ang closing price niya is 3.14. So, meron tayong increase na 4.67%. Pero it's still noticeable na meron tayong bad indicator today from our net foreign na 3.37. And balikan natin yung net foreign indicator natin. So, maayos na sana. Meron na tayong actually 4 consecutive days na puro green dito sa net foreign indicator natin, except for today. So, siguro itong mga to is nag-take profits dahil maganda yung takbo ni Merry Mart. Kasi remember yesterday, nag-close lang tayo dito sa 3 pesos. And then siguro medyo pinaangat lang din hanggang dito. Tama ba? Yung highest price natin today is 3.18. So hanggang sa bumaba ng 3.14. So still maganda pa rin yung performance ni Merry Mart today compared ng mga nakaraang araw. And check natin yung moving average natin. Nung mga nakaraang araw kasi, ito nga, nag-consolidate tayo dito, then bigla tayo nagkaroon ng slide down. Kaya bumaba tayo ng moving average. Then kahapon, na-touch and na-break natin ng konti itong MA9. But today, tuluyan natin na-break yung MA9. So, per RSI, nagkaroon tayo ng magandang volume ng buyers today. Pero ito is, kumbaga parang ka-line up niya lang yung nangyari last time. Dito sa RSI, may kita natin na parang nasa resistance level tayo. So, it would depend tomorrow kung mababasag ba natin itong level na 3.14. Kasi looks like nasa box tayo ni Merry Mart. Hindi pa tayo nakakawala sa area na to. Kung makawala man tayo dito sa area na to, ang susunod na
kailangan nating mabasag is around this area, 3.25. So far, dalawang araw tayo may magandang candlestick. And may big possibility rin naman na ma-reach natin itong resistance area. Kailangan lang is huwag tayong magkaroon ng bad indicator dito kay Mary Mart. So, if ever naman na hindi matuloy yun, pwede tayong mag-abang dito sa area na to. Kasi nakikita natin na ito yung nagiging support niya para somehow makapag-bodega tayo. And then para kapag umangat ulit siya is maging profitable tayo. And samantala, ipakita na rin natin yung bagong report nito kay Mary Mart. So September 23, 2020, meron ditong nilagay or nilabas si Mary Mart na agreement to operate dark grocery in the Philippines. So ano nga ba tong dark grocery in the Philippines na to? So parang nag joint venture itong si Mary Mart and Food Panda. So parang itong online delivery. So it says here na this concept is a real game changer in the online grocery space. Imagine being able to buy exactly what you need when you need it and for it to arrive at your doorstep in a very short span of time. We are glad to join forces with a global delivery platform, Food Panda, to power this dark grocery store concept as they are leaders in the online food delivery space. Kasi itong si Food Panda, makikita natin dito na meron siyang over 20,000 riders na pwedeng mag-deliver. So maganda to kasi it is a good news kasi hindi na kailangan pumunta pa sa grocery para bumili. And pwede ka na lang mag-order online, so mas convenient siya sa iyo. So isa siya sa mga good news ni Mary Mart, and inaasahan natin na meron siyang magandang effect by tomorrow dito kay Mary Mart. Pero in any case, it's still just a news. So depende pa rin sa price action natin. And maganda maging guided ka dito sa tinatakbo ni Mary Mart. Kung hindi man umubra yon by tomorrow, at least alam mo na kung hanggang saan pwedeng bumaba si Mary Mart or hanggang saan siya pwedeng umakyat as of the moment. So move naman tayo sa next stock na re-review natin. And next naman natin si JFC. So si JFC, maganda rin yung performance niya today. Umangat siya ng 4.23%. So yesterday, 132.50. And nag-close tayo today ng 138.10. With the help of our net foreign investors, na pumasok na 37.05 million. As what you can see, for the longest time, puro red itong indicator natin. So maybe ito na yung simula ng pagpasok ng mga investors natin. Malalaman natin yan by tomorrow kung magigreen pa rin tayo. Hopefully, para magtuloy-tuloy tayo dito kay JFC. Kasi as what we have noted, ito yung naging support natin last time. And ngayon, nandito siya banda sa resistance level natin. Kumbaga, nagsa-sideways kasi tayo and nagkaroon tayo ng magandang mga investors ngayon. That's why na-reach natin itong resistance area around 138 pesos. Nagyan natin siya ng moving average. For the moving average, yesterday hindi natin kinaya itong pasagin. And as well as yung mga nakaraang araw. So ngayong araw na to, hindi lang dumungaw, kundi nabasag pa yung moving average natin. And for the RSI, makikita natin na maraming pumasok na buyers ngayon. And papunta tayo dito sa resistance level natin around RSI 59. So, meaning to say may chance pa na pumasok yung mga buyers natin around this area. So, dipindi natin itong si Jollibee into its monthly time frame para mas magkaroon tayo ng idea sa tinatakbo na itong
stock na to. So, sa monthly time frame, kung nanood po kayo ng mga previous video natin, matitake note natin na paakyat po ang tinatakbo ni JFC. So, itong linya na to na 138 pesos na sinasabi nating resistance is resistance also into the monthly time frame. So, meaning to say, medyo mahirap banggain to kasi nasa monthly time frame siya. Yangat lang din natin dito para magkaroon tayo ng clear view. So, yung 138 pesos na yun, kumbaga parang siya yung intermediate resistance natin. Pero yung pinaka-major na resistance na kailangan natin basagin is around 142 pesos. So, balik tayo dito sa daily time frame. Kung sa monthly time frame, maganda yung tinatakbo niya. Going up naman siya. Dito sa daily time frame, nakita natin na nagsa-sideways siya. Actually, into this area. And with the help of our foreign investors, may kita natin na umakit tayo dito going into the resistance level. Pero itong trading channel na na-take note natin into a monthly time frame, kumbaga parang kung magtuloy-tuloy tayo, ito yung magandang itatakbo natin hanggang this area ng trading channel natin. Pero so far, ito yung kailangan natin bantayan para pag nabasag ito, then ito na yung magiging next na target natin around this area, around 149 pesos. So again, watch out lang tayo dito sa net foreign investors. Mas maganda, makakuha tayo ng green again tomorrow para magtuloy-tuloy tayo dito sa resistance level. And as far as the news concern naman dito kay JFC, so may mga ilang news tayong pumasok dito na magaganda sa kanya. So again, these are only news. It would still depend sa price action. Pero syempre may help itong mga news na to. And maybe these are one of the reasons kung bakit tayo nagkaroon ng maganda ngayon. Next naman natin silipin si Ayala Corporation. Let's see its performance today, September 23rd, 2020. Today, we ended at the price of 715 from yesterday na 720. And we have a bad net foreign indicator today. And for the past 3 days, puro take profits po yung mga investors natin. So kumbaga parang na-overcome itong dalawang pumasok na maganda last week, September 17th and 18th. And let's see yung tinatakbo ni Ayala as of the moment. Nakita natin na ito yung nagiging support niya. And as of the moment, ito yung nagiging resistance niya. Mga sideways na nagko-consolidate tayo dito sa area ni Ayala Corporation. Check din natin yung moving average niya. Moving average, it's good, still good. We have like 1, 2, 3, 4, 5 candlesticks na nasa ibabaw nito ni moving average. So signifying na may pataas na momentum tayo dito kay Ayala Corporation. And for the RSI, may kita natin na nasa resistance level din tayo ni RSI. Kumbaga parang significant siya kasi parehas siya dito sa tinatakbo ng chart natin na price. So nasa bandang resistance level tayo and dito sa RSI bandang resistance level. And kung makikita rin natin itong si Ayala into a big picture, tingnan natin siya into a big picture using a monthly time frame. So, ito yung malaking slide down. Syempre, alam natin yung pandemic time. Then, umangat tayo nung April and May. So, nung May, dun tayo nag-start na makita ng pagsilip ng magandang takbo nito ni Ayala. Pero so far, maganda pa rin naman yung tinatakbo niya into a monthly basis. Pero so far, ito yung nilalaro natin na support and resistance.
So, para mas maganda, i-adjust natin itong support and resistance natin into the monthly time frame para mas makita tayo ng clear picture sa kanya. Para pag bumalik tayo into the daily time frame, ito yung parang pwede natin gawing trading channel sa kanya, support and resistance. So, so far, dito nga sa RSI natin, nandito tayo sa resistance area. Kung ito yung pagbabasihan natin, may chance na magkaroon pa tayo ng sellers para bumalik tayo dito sa RSI level natin. So, kung gusto nating sumalo dito kay AC, syempre mas maganda kung makasalo tayo dito bandang area na to, bandang ilalim. So, pwede tayo magbodega ng marami para pag-angat niya, makasabay tayo sa movement ng price niya. Pwede na rin tayo mag-start ng investment dito kay Ayala Corporation kasi nakita natin na supposedly prior the pandemic, maganda naman talaga yung tinatakbo ni Ayala. So, makikita natin na year by year is umakyat siya. So, maganda talaga siyang maging investment. So, ngayon na nakita tayo ng pagbawi na nito kay Ayala, pwede na tayong magbodega from this point. Kasi any moment, in the future, pwede na siya ulit umakyat. So, kailangan lang natin siyang i-watch out. Mas maganda, makakuha tayo ng magandang position para mas maging profitable tayo. As far as the news, medyo wala pa siyang ginagawang ingay. Though andito lahat ng news na pwede nating basahin sa kanya. So sabayan natin ito si Ayala with the using of the news and dito sa mga data na meron tayo. Plus, mas maganda makakuha tayo ng help from our investors para tuluyan ng mapush yung price nito ni Ayala Corporation. Next naman natin si HLCM. Itong si HLCM, its performance today, September 23, 2020, is 5.35 from yesterday na 5.40. So, bumaba po tayo, pero nagkaroon tayo ng magandang net foreign indicator sa kanya. May pumasok tayo mga investors. And kung sisilipin po natin yung history niya, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 consecutive days na po tayo nagkakaroon ng good indicator dito sa net foreign natin. And dito sa chart natin, makita natin na ang bali nagiging support niya is around this area and possible na ang resistance niya is this area. Silipin din po natin siya into the monthly time frame para mas makita tayo ng clear na galawan niya. So after ng slide down, tuloy-tuloy pala nag-slide down to from March, April, May, June, July. Nagkaroon lang siya ng bawi nung August. So, kumbaga parang itong base natin na support is sa monthly time frame lang natin na tinitingnan. Or sa daily time frame. So, kung i-adjust po natin siya into the monthly time frame, pwede na maging ito yung support natin. And for the resistance, pwedeng maging this area. Lagyan din natin siya ng moving average. Moving average, still indicating na downtrend po siya. Nasa ilalim pa rin po tayo ng moving average. And for the RSI level, nandito po tayo sa oversold area. Kung papansin natin, medyo may pwede pa siyang ibaba hanggang dito sa RSI 26. So ngayon nandito tayo sa RSI 30. Unfortunately, it's diving down dito sa monthly time frame. Pero balikan natin siya dito sa daily time frame. So sa daily time frame, makita tayo na last time na umangat siya sa moving average was August 5. Hanggang September 9. Pagtapos nun, nag-iba yung takbo niya and it looks like na going down siya.
So, though may maganda tayong net foreign indicator dito, pero kung mapapansin nyo, humihina yung volume ng pagpasok niya. So, pagtapos ng 2.5 million, pahina ng pahina yung pagpasok. And makikita natin na tuloy-tuloy din yung pag-take profit dito. Dito sa RSI level natin sa daily basis, meron pa rin siyang ibababa hanggang dito RSI 4, o 40 or 39. So, possible na pwede pa tayo magkaroon ng down dito kay HLCM. So, ito yung area na pwede nating i-check. And kung gusto nating pasukin si HLCM, pwede mag-observe muna tayo. Mas maganda, syempre, makakuha tayo dito sa bottom para pag nag-bounce back is maging profitable tayo. And as far as the news, medyo wala pa rin naman itong ginagawang masyadong ingay or kumbaga parang magandang catalyst to increase its prices. So, basta pwede nyo rin po itong i-browse for the meantime. But again, these are only news. It will help. Kasama siya sa mga humihila pataas at bumababa. Pero syempre, magdidepend pa rin tayo dito sa data na nakikita natin. So, ito po yung pinapakita ni HLCM as of the moment. And pwede pa rin po siyang bumaba hanggang dito sa support area natin. Silipin lang din natin si dito. So, sa mga one of our telcos. Today, September 23, 2020. Magandang performance po na naman dito kay dito. 3.26% ang in-increase niya. 4.12 tayo today from yesterday na 3.99. Kumbaga parang klinaro na po yung 4 pesos natin dito kay dito. But unfortunately, today nagkaroon tayo ng red indicator dito sa net foreign natin. Maybe nag-take profits na po sila. As what we can see, nagkakaroon na po tayo ng consolidation around this area. Kumbaga, parang nagtatalo na po yung mga buyers and sellers natin. Though, healthy pa rin naman yung trend na tinatakbo nito ni dito. Nakikita natin na nakaibabaw pa rin siya dito sa moving average natin. And kung nalagyan natin siya ng trading channel, is pocket pa rin naman siya. Ito pa rin yung nakikita natin sa kanya. Oops, saglit lang. Klaruhin lang natin yung ating trend sa kanya. So, ito siya. And somewhat, nandito siya sa resistance area ng trading channel natin. So, kapag, syempre, kapag nagkakaroon tayo ng resistance, is medyo magkoconsolidate tayo dyan sa area na yan. So, medyo pwede tayong bumaba dito sa trading channel natin. And the last time na naging resistance natin is around this area. So, kung papasukin natin siya, may kita natin na ang ginagawa niya is dito na yung resistance and this can be its support. So, kung gusto niyo pong pasukin itong si dito, I suggest na medyo mag-observe po muna tayo kasi meron tayong tatlong candlestick na nagkakaroon na ng consolidation and there's a big chance na mag-pull back tayo going into this area. Though may pullback, pero still uptrend pa rin naman po yung ginagawa ni dito. Kumbaga parang pumosisyon lang tayo ng maganda bago tayo pumasok dito kay dito. And sa RSI naman, so RSI, we are still in the overbought area. So mapapansin natin, ito yung dip natin. So may mga buyers po tayo dito pumasok na maaring pinalampas lang itong resistance level na to and dito na sila nag to take profits. So again, uptrend pa rin itong si dito. Kung gusto nating pumasok sa kanya, mas maganda ma-position tayo ng maganda para maging profitable tayo. At silipin din naman natin si Now Corporation. So si Now Corporation today, September 23, 2020. I think tuluyan na po itong bumaba si Now. So naging 3.10 siya from yesterday na 3.28.
Though nakita tayo ng magandang indicator today, 1.46 million from the yesterday na negative 33. Check lang natin tong chart ni Now Corporation and pull up lang tayo ng RSI natin and MA. Definitely sa moving average natin, makita pa rin tayo ng upward na galawan dito kasi bago pa man tayo nagkaroon ng pagtaas dito sa araw na to, is talagang nakikita natin nakaibabaw siya. Mga parang pataas talaga itong si Now. Pero syempre, isang malaking candlestick, nagbababaan po sila ngayon. And ito, RSI natin, papunta pa lang siya technically dito sa resistance level natin before. So, we can say na baka meron pang ibaba itong si Now. So far, ito po yung pinapakita ni Now na performance niya. And kung sakali, baka ito yung maging takbuhin niya. Pero again, dito sa RSI, per hour RSI indicator, sa history niya, meron pa tayong pwedeng ibaba. So, mas maganda siguro kung i-adjust natin itong support natin from this area. Kumbaga parang supposedly ito yung resistance ng mga nakaraan natin. So ngayon, ito yung magiging support natin. So kung sakali po na medyo naipit tayo dito, may chance pa naman na mag-bounce back siya. Pero I don't think na maka-bounce back siya into this area na. So kung gusto niyo pong makawala sa kanya or mag-cut loss, medyo maghintay tayo ng konti, siguro mga around this area, 3.50 maximum, then pwede tayong mag-cut loss sa kanya. Kasi as of the moment, we are not seeing this Now anymore na umakyat from this point. Possible na dito lang yung maging galawan nito ni Now Corporation. So, ayun lang po muna sa ngayon. And again po, sa mga bagong nanood po nitong video na ito, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on my channel para maging updated po kayo sa mga bagong stocks or mga susunod na stocks na re-reviewin natin. Like and share this video as well para makatulong po tayo sa ibang nangangailangan ng insights with these stocks na ni-review natin. You can also comment as well for the stocks na gusto ninyong reviewin para maisama natin sa susunod na discussion natin. Maraming salamat po sa oras ninyo. I'll see you soon. QrepubliC.